Nauwi sa pamamaril ang paninita ng isang security guard sa biktimang natutulog sa tapat na isang kainan sa Quezon City. Babatuhin daw siya ng biktima kaya agad siyang nagpaputok. May tuturing kaya itong self-defense? Alamin sa pagtutok ni Bea Pinlac. Sa kulungan ang bagsak ng security guard na to matapos niyang barilin ang isang palaboy na babatuhin umano siya ng bato. Sa pool sa tagiliran ang biktima. Agad naman itong dinala sa ospital kung saan ito nagpapagaling ngayon. Sinitaraw ng security guard ang biktima na natutulog sa tapat ng restaurant na kanyang binabantayan sa Barangay Central, Quezon City. Nagalit ang biktima. Itong biktima natin, akma sanang babatuhin ng bato yung suspect. At agad naman bumunot itong suspect at pinaputukan itong biktima ng tatlong beses. Depensa ng security guard, kinausap pa raw niya ng maayos ang biktima. Siyempre darating na yung mga customer. Imbis na alis siya, sinigawan pa niya ako. Masyado matapang. Nagdakma ng bato, na babatuin ako ang laki ng bato. Kaya nahugot ko yung baril ko na paputok ko sa kanya. Mabilis daw ang mga pangyayari matapos sila magkainitan ng ulo. Kita ko nga nagulat. Nagsisi naman, siyempre, kasi nakulong nga ako. Self-defense naman talagang nangyari. May tuturing nga ba itong self-defense? Ayon sa pulisya. Base na lang tayo sa assessment ng prosecutor pag sinampanan natin yung complaint. Reklamong frustrated homicide ang kahaharapin ng suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maging mapanuri sa mga binibiling gulay. Ang mga nasabat na smuggled na gulay sa Nabotas na mula raw sa China, nakita positibo sa ilang kemikal gaya ng mga heavy metals na lead. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Walang mga sanitary and phytosanitary import clearance ang daan-daang toneladang gulay na ito na nasamsam noong Agosto sa warehouse sa Nabotas. Smuggled o ipinuslit galing China ang mga gulay ayon sa Department of Agriculture. Hindi ito dumaan sa tamang proseso kaya hindi natin alam kung paano siya produce or kung saan siya nanggaling talaga. Noong una, inisip pa ng kagawaran kung pwede pa rin mapakinabangan ng mga ito. Pero lumabas na sa pagsusuri na may pesticides at heavy metals ang mga smuggled na gulay na masama sa kalusugan lalo na sa mga bata. Ang mga carrots halimbawa, may lead na lagpas sa maximum limit. Limitan yung heavy metals tulad ng lead ay nakukuha natin sa lupa, no? Or doon sa mga fertilizer, no, kung mayroong contamination ng heavy metals yung fertilizer, pwede din mag-contribute doon. Or kahit na yung environment mismo, may mga planta. Bagamat ginagamit talaga sa production ng pesticides, delikado ro ito kapag hindi angkop ang paggamit. May mikrobyo rin ang mga ito, indikasyong maaaring nakontamina ng dumi ng tao o hayop ang mga gulay. Ang mga kamatis, mataas ang level ng E. coli at nagpositibo sa salmonella. Ang mga sibuyas, mataas din ang level ng E. coli at nakitaan ng lead. Si Claire raw, minsan daw nakabili ng gulay na may kakaibang lasa kaya agad niya raw itong tinapon. Hindi na ako manghihinayang kasi para naman sa kalusugan mo yun eh. Hindi na ako nang hinayang, tinapon na namin. Simula nung nalasaan na namin ng ganun. Payo ng Bureau of Plant Industry sa mga mamimili, bago lutuin, siguraduhin na hugasan munang mabuti ang mga gulay para maalis sa mga pesticides at traces ng mga heavy metals. Mas mabuti na hindi natin tangkilikin yung mga smuggled na commodities. Kasi delikado talaga yon sila dahil hindi natin alam, no, yung paano yun proseso, paano yun produce, at saka walang assurance from exporting country yon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nananatili sa home isolation na ikalawa at ikatlong kaso ng mpox sa Quezon City. Ayon sa Epidemiology and Surveillance Division ng Lungsod, parehong may clade 2 o mild na uri ng mpox sa mga pasyenteng 29 anyos na lalaki at 36 anyos na lalaki. Ayon sa Quezon City Government, nagka-mouth lesion ang pasyenteng lalaki noong August 21 hanggang sa malamang positibo sa mpox, dalawang araw matapos magpa-test noong August 28. Ang isa pang pasyente naman nilagnat noong August 26 at nagka-rashes kinabukasan.
Nagsasagawa na ng contact tracing ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Nauna ng sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na may libreng Mpox testing services ang mga government hospital. Mga kapuso, may aasahan pong rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 1.30 centavos ang tansya ng kumpanyang Unioil na posibleng tapyas sa kada liter ng gasolina at diesel. Ang sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, may epekto sa nakaambang rollback ang paghina ng demand sa langis sa China at Amerika. Gayun din ang dagdag produksyon ng langis sa Libya at ang plano para riyan ng OPEC Plus countries sa Oktubre. Ilang pahina na ng buhay ang nabago dahil sa aklatan sa lansangan sa Makati City na sinimula noong taong 2000. Nagbukas na nga yan oportunidad sa ilan na makapagbahagi rin ng karunungan sa ilang taga-Samar. Yan ang tinutukan ni Katrina Son. Nagmistulan ang library. Taong 2000 pa sinimulan at sa loob ng mahabang panahon, ang aklatan sa lansangan ni Hernando Guanlao sa Barangay La Paz, Makati City, naging bukas 24 oras sa mga nais makapagbasa. Libre niyang ibinabahagi sa lahat ang mga libro sa tinawag niyang Reading Club 2000. Nag-umpisa ito sa 50 libro na nahanap niya sa kanilang bahay, na ngayon, libo-libo na. Maraming nangangailangan ng kaalaman hanggang sa kaduluduluhan ng bansa natin. Kulang na kulang ang kaalaman na nakasulat. 200 libro nawawala dito araw-araw, hinihiram. 200 masasayang tao. Digital man ang panahon at marami man ang kaalamang nakukuha online. Para kay Mang Nani, iba pa rin ang kaalamang galing sa bawat pahina ng binubuklat na aklat. At para maabot ang mas maraming uhaw sa kaalaman, meron siyang book van na bumabiyahe para sa mga reading activities sa iba't ibang lugar. May e-trike din kapag nag-iikot at namimigay ng mga libreng libro. Yung pagbibigay ng walang bayad, ng libre, isang serbisyo o pagtulong sa ating kapwa na mamanahin ng iba't ibang henerasyon. Ang adhikain ni Mang Nani, nakahikayat at tinularan din ng iba, gaya ni Rica Acebuche na taga Samar. Ang mga libreng libro ni Mang Nani, ipinadadala ni Rica sa kanyang probinsya para mamulat din ang mga kababayan niya sa pagbabasa. Doon kayo sa amin, wala masyadong mga reading center sa mga school. Kaya gusto ko nang magkaroon din ng mga ganun. Kasi nung high school kasi ako, yun, I love books talaga. Ang kanilang misyong makatulong sa kapwa at maipahatid ang kahalagahan ng pagbabasa, talagang one for the books. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Naharang dahil walang plaka mag-aangkas sa rider sa Maynila, pero suspect din pala sila sa pagnanakaw. Kung paano sila nabiso, alamin sa pagtutok ni John Consulta. Pasado hating gabi noong August 28, dumaan ang tatlong ito sa tabi ng nakapaladang rider sa bahagi ng University Belt sa Sampaloc, Maynila. Maya-maya, umanda ng rider, lumapit sa mga naglalakad mula sa likuran at inagaw ang hawak na mamahaling cellphone ng babaeng biktima. Biglang hinablot ng isang nakasakay sa motorsiklo, tinangkapang habulin to ng kanyang mga kasama, ng isang kasama niya. Kaya lang, hindi na niya inabot at ayon dito sa humabol ay tinutukan pa ng baril. Gabi ng September 3, nang makuna naman ang CCTV, ang paghabol at pagharang ng mga pulis sa isang magkaangkas sa motorsiklo sa Binondo dahil ang kanilang motor walang plaka. Kita sa video na nang maharang, may nakita nakasukpit na baril sa isa sa kanila, sabay pakilalang operatiba. Baka muna sa amin. Hindi. Verify natin ha. Okay sir, verify yun sir. Wala problem. Kalauli na pag-alaman ng mga otoridad na ang mga nahuling rider ang tumangay sa cellphone ng biktima sa Sampaloc. Cellphone ko na nawawala sa find my phone ng iPad ko. Then dun ko po na sa start na makita yung mga current location ko nung nagkuha ng cellphone. Ni-report kagad niya sa police nung nalaman niya na nakita niya na nasa police station yung kanyang cellphone. Agad pinuntahan ng mga police kasama yung biktima at dun inuro niya yung lalaki. Yun yung naghablot ng kanyang cellphone. Nasampahan na ng mga reklamo ang dalawang suspect habang naibalik na ang nanako ng cellphone sa may-ari. Paano nyo nasasagawa yung ano? Abangan lang po namin sa'yo. Tapos, pwedeng makuha yung cellphone, pwedeng pinahan po namin. Nakamotor kayo? Oo. May kasama ka? Oo po.
Mga nasa ilan ang nabibiktima nyo? Simula nung 20 mahigit pa lang. Ba't iba ang kanyang binibiktima? Estudyante at yun nga, may mga negosyante, may mga Chinese nationals na binibiktima dito sa area ng Binondo. Ang trabaho naman ng isa, siya naman ang bumibili dito sa mga nakaw na cellphone. At ang ginagawa pala dito ay pinapirapiraso at binibenta ng parts. No? Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Dumating kanina, abogado ni Dismissed Mayor Alice Guo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City, kung saan siya nakakulong. Ang mga immigration officer naman na nagpa-picture kay Guo, pinagpapaliwanag ng Department of Justice. Nakatutok doon live si Jonathan Anda. Jonathan? Pia, kalalabas lang ngayon ang mga abogado ni dating Mayor Alice Guo dito sa may PNP Custodial Center sa Camp Crame. Kinumpirma nilang sigurado ng dadalo si Guo sa Senate hearing sa Lunes at in-update ng araw nila ito sa status ng kanyang mga kaso. Apologetic naman daw si Mayor Guo sa mga nadamay na government officers na nagpa-selfie sa kanya at ngayon ay binabatikos. Kaya raw siya nakangiti nung siya ay maaresto ay dahil gusto niyang magbigay ng mensahe sa lahat daw ng nag-aalala at nagmamahal sa kanya na okay siya at safe siya. How do you feel? I'm good. You're good? Ang mga ahenteng ito ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration na nagpa-selfie kay Alice Guo, i-issuehan ang show cause order ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. At kapag naulit daw ito, sususpindihin na sila. Hindi pwedeng pairali natin ang ganitong sistema na sineselebrate natin ang mga wanted. We shouldn't do that. Hindi tama yun eh. Ano, mga wanted ba? Pagka nahuli natin, magpapa-selfie tayo? Ganun ba gusto natin yung lumabas? Ano, gusto mo maging wanted para magpa-selfie mga tao sa'yo? Sumikat ka? At least pagalitan muna natin, tsaka huwag na maulit. Pag naulit, then suspension na kagad. Ang isa sa mga immigration officer na nasa picture, nag-sorry. Ito po ay humihingi ng paumanhin din kasi actually yung picture po na yon ay it was not supposed to be disseminated publicly. Nakita rin po natin doon na hindi maitago yung itin ng ibang ahente sa picture na yon kasi sa tingin ko po it's a sign of relief kasi yun po yung time na unang naibigay sa atin si Alice Guo. Kanina dumating ang mga abogado ni Guo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kung saan ito nakakulong. May bitbit silang tubig, pagkain, damit, unan at iba pang gamit na isa-isang ininspeksyon. Isa-isahin po yan. Sabi ko nga, even yung pagkain po ay talagang titignan po yan. Baka may mga nakapasok po na kontrabando dyan. Mm-hmm. At yung mga cellphone ay iwan po yan kasi hindi po pwede mamaya ma-video po yung mga dinadaanan po nila. Gamit ni Guo ang dating selda ni dating Senadora Leila De Lima. Pagtitiyak ng PNP, ligtas sa loob ng custodial center si Guo na una nang nagsabing may death threat daw sa kanya. Kasi lamang po yung nandoon po sa building po na yon at palayo po doon sa ibang mga buildings po, lalong-lalo na po yung mga may sa lalaki po na mga selda po. So, siguraduhin po natin na secure po siya doon. Nung ako po ay umalis doon ay meron pong mga pulis na nakabantay at even doon sa mga watchtowers po natin ay 24 hours naman po yun na nagbabantay. Sa Lunes, inaasahang haharap na ulit si Guo sa mga senador para sa pagdinig. Sa unang pagkakataon, inaasahang magsasama sa Senate hearing sina Alice, Sheila Guo at Cassandra Leong. Itong pagdalo ni Alice Guo, ang objective namin ay marinig sa kanya kung sino yung unang-una nagpataka sa kanya. Naniniwala kasi ako na hindi siya simpleng nagplan nito. Sigurado ako may tumulong sa kanya para tumakas. At sino-sino pa yung mga kasabot dito. Kasama ng mga government officials dahil may alam kami na ibang mga government officials ay kasama rin dito sa POGO operations. May elected at mayroong ring nasa mga enforcement agencies. Incumbent. Iya, kanina nakita natin may dala ring planggana yung mga abogado ni Guo kasi sabi ng kanyang mga abogado, si Guo raw mismo ang maglalaban ng kanyang sariling mga damit doon sa loob ng kulungan. Gate ng PNP, walang special treatment para kay Guo. Yan muna ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.